So, balak yung mga peeps bumili ng gaming controller para sa PC man o para sa Switch. Ito mga peeps, ang mga sabi ko na best controller of all time and hands down na ito talaga mga peeps ang dapat nyo bilhin instead of that OEM controllers na sinasabi ko dati. So, ito mga peeps, ang Gullikit King Kong 2 Pro Controller. Pag-uusapan natin in this video kung worth it ba talaga itong controller na to o hindi as a long-term user of this controller. Pag-uusapan natin in this video. So, like and subscribe kasi ito ay magiging in-depth review at kailangan nyo talaga makita ang features ng controller na ito. So, without further ado, let's get started mga peeps. So, the King Kong 2 Pro Controller, it is a basic controller lang siya na compatible with Switch, PC, iOS, Android, kahit anong controller na wireless controller na usable siya na as Bluetooth controller, pwede. So, example, pag may Raspberry Pi, ganun, pwede siya doon sa console, sa ano yun, sa board na yun. So, ito mga peeps ang Gullikit King Kong 2 Pro Controller. So, unang pagtingin nyo mga peeps, mukha siyang pinighalong Xbox One and Nintendo Switch controller, which is true naman para sa akin, pero nagtataka kayo mga peeps bakit yung AB and XY ay nakaiba siya dahil pwede mo siya palitan. For example, pag hindi mo gusto na naka-switch layout siya, which is yung basic ano niya, default niya is naka-switch layout, pwede mo siya i-PC layout or Xbox layout to be exact. So, maganda yung controller nito para sa akin kasi ito yung mga sabi ko mga peeps, hindi na babalik sa mga regular style na joysticks dahil lang dito sa Hall Effect. For only 2,000 pesos mga peeps, meron ka ng Hall Effect joysticks para sa controller mo, which is makikita mo mga peeps na ang Steam Deck walang ganon, ang DualSense walang ganon, ang Nintendo Switch din walang ganong Hall Effect joysticks. Kaya mas maganda pa rin ang Hall Effect joysticks on your controller. And yung next kong masasabi dito ay yung D-pad. Pag nakita nyo mga peeps ang D-pad, masyado siyang normal na D-pad, pero i-compare mo siya sa Nintendo Switch na masyadong hindi maganda yung D-pad kasi wala siyang pivot point. Yung mga sabi ko mga peeps na bakit minsan nag-rage quit kayo sa mga laro because yung pivot point ng controller is hindi maganda. Emotional, damn it! Kaya ito mga peeps ay masyado siyang useful as a regular controller. And yung maganda talaga dito ay yung ano niya, features niya. For example, you can change it from Switch to Windows to Android and iOS and another Windows pag gusto mo more Windows pero ganun. And comfortable siya sa kamay ko. As in mga peeps, tingnan mo, I have big hands pero worth it talaga ang controller pag malaking kamay yung kaya. This controller is running Bluetooth. Pag hindi kinakataka kayo, baka 2.4 GHz yan, meron yung adapter. Hindi po siya ganun kasi ito is defaultly kaya makakonect. Walang adapter whatsoever to a Nintendo Switch or Android device o iOS device o PC. So, hindi lang ito compatible sa PS5 o Xbox kasi itong focus nito is Nintendo Switch kasi why not? And Switch kasi yung mas famous na yon as you can see. Pero, worth it talaga itong controller na to dahil doon. So, magkataka kayo mga peeps, bakit wala siyang back triggers? Kasi halos lahat ng mga controllers na yun ay may back triggers. Meron pang mas pro dito yung King Kong 3 Max, which is kakalabas lang, which is a better controller dito. Pero, pag gusto nyo mga peeps sa budget na controller, I recommend this King Kong 2 Pro Controller as a base standpoint para sa akin kasi maganda talaga ang controller nito. So, what are the negative sides of this controller? So, one thing masasabi ko lang dito, at yun lang masasabi ko talaga kasi lahat is very good on this controller, ay nag-fade siya. As you can see, pakita nyo, nag-fade siya and yun yung problema rito, nag-fade yung pintura niya, kaya ano,
walang kwenta yung pagkapintura at saka dun siya tumipid, pero it's worth it naman mga peeps kasi tingnan nyo mga peeps, oh, ano, parang ano siya, parang tawag yun, maganda yung triggers niya at maganda yung LNR niya, pero yung sa pintura lang nagkamali kasi at minsan humahawa sa kamay mo yun ang problema, pero worth it na worth it itong controller na to kahit yun lang ang problema. So, connect natin to sa PC. So, para natin ka-connect sa PC, kailangan nyo lang mga babes, buksan ng Bluetooth, and buksan ng Bluetooth ito, and magka-connect siya as the Gulkit King Kong 2 Pro Controller nakalagay. Hindi ko mamapakita sa inyo na yun, kasi bata yung setup na ganun, pero yun talaga maganda dito sa Gulkit King Kong 2 Pro Controller. King Kong 2 Pro Controller is madali lang siya i-connect and pwede mo pa siya i-wired pala. Pwede mo siya i-wired, for example, meron tayong Type-C, i-Type-C natin, and kahit anong dulo niya, example, PC mo, comparable with Type-C o USB-A, pwedeng-pwede siya i-connect sa Gulkit King Kong 2 Pro Controller. So, parang na kayo mga peeps, bakit pala naka-thumbstick grip ako. Ayoko lang kasi masira yung ano. And may reports daw mga peeps na masyadong tinipid daw nila yung thumbstick grip. Kaya, I don't want to say na, yun, parang bad na yun, bad publicity yun. Pero, ang Gulkit kasi ay masyadong focus talaga nila ay yung Hall Effect joysticks on this controller, which is for a budget controller lang ay may Hall Effect joysticks ka na, and panatry nyo talaga yung mga peeps, masyadong hindi ka na makakabalik sa lumang joysticks kasi ang ganda talaga ng feeling nito. At parang dual sense ako, ang hirap talaga siyang i-compare dito kasi ang ganda talaga ng joysticks nito. So the A and B button and the X and Y button are changeable. Pero lang, masyado siya maingay kasi replaceable siya mga peeps. So, replaceable ang controller buttons nito. And wala akong, hindi ko dala yung tool na yon, pero yung A, B, X, and Y ay pag narinig nyo lang, tingnan mga peeps, pakinggan nyo. Maingay siya compared sa mga controller na mga nasa 3,000 o 4,000. Pero, worth it naman yon. Kasi talagang ano eh, kasi for 2,000 pesos talaga, what do you expect na perfect ba lahat o hindi? Pero i-compare natin dito sa Xbox 360 controller na review ko dati, yung joysticks niya madali mag-fail, yung wired daw nagkakalawang, pero ito mga peeps, masyado siyang perfect para sa akin, and I will say that this is the best PC controller to get right now kasi sobrang ganda talaga nito, as in, and do not expect na mapangit talaga ang ganitong controller kasi ang ganda talaga mga peeps. So yun lang masabi ko mga peeps on this Gulkit King Kong 2 Pro Controller. So hindi ako pakita ng gameplay dito kasi nakikita nyo naman yun sa mga live streams ko kasi yung nag-live ako, itong ginagamit ko ng controller and very very useful talaga ito mga peeps. And pag gusto ko magpalit ng controller, I'll go to the King Kong 3 Pro, the King Kong 3 Max kasi sobrang ganda ng controller na yon compared dito kasi wala siyang back trigger. Pero for a budget style controller na 2,000 pesos, as in, ilang beses ko sinasabi yung 2,000 pesos kasi for 2,000 pesos, you get everything you need on one controller. It can go with Switch, Windows, iOS, Android, you name it, you can play on this controller. So maraming salamat mga peeps, salamat sa mga nag-subscribe sa channel na ito, and thank you very much for watching, like and subscribe, peace out mga peeps, bye!